ang dalawa sa pinakamahuhusay at hindi malilimutang import sa kasaysayan ng liga. Itinuring sila noon ng maraming koponan na pamantayan kung paano dapat na ang isang import ay maglaro para sa kanyang team. Sila po ay sina Norman Black at Bobby Parks Sr. Sila naman po ang kikilalanin natin sa pagpapatuloy ng ating pagbabaliktanaw sa nakaraang panahon ng Philippine Basketball. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para lagi kang una sa mga bagong labas nating videos. Si Norman Augustus Black o mas kilala bilang Norman Black ay una munang naglaro sa NBA para sa koponan ng Detroit Pistons noong 1980. Ngunit tatlong games lamang itong naglaro bago naman nakakuha ng offer ng kasunod na taon upang maglaro sa team ng Great Taste sa PBA. Nga lang ay hindi agad siya nakabiyahe papuntang Pilipinas, dahilan naman upang maibigay sa iba ang offer. Swerte namang nangangailangan noon ang koponan ng Tefillin ng import at siya ang kanilang kinuha. Sa loob ng 14 na laro ay nag-average ito ng kahangahangang 51 points per game, kaya naman ng kasunod na taon ay kinuha siya ng San Miguel kung saan gumawa naman ito ng 43 points per game at natulungan niya itong makasungkit ng kampiyonato sa isang invitational tournament at nahirang pa siyang best import. Taong 1983 naman, nang sa wakas ay makuha na ng Great Taste ang kanyang serbisyo at nagtala ito ng 38 points per game at dito na nga siya nagawaran ng Mr. 100% Award. 1985, makalipas ang 2 taon ay muling nagbalik import si Black at sa pagkakataong ito ay naglaro para sa Magnolia Ice Cream. Ito rin po ang team ngayon na mas kilala bilang San Miguel Beer. Bahagya pa itong naglaro para sa bagong team na Alaska bago naman kinuhang playing coach ng San Miguel na kinalaunan nga ay tuluyan na niyang hinawakan hanggang sa magretiro. Isang profesyon na kanya pa rin tinatanganan hanggang sa ngayon. Sa kabuuan po ay may 2 Best Import Awards at 2 championships itong si Norman Black. Bilang head coach naman ay mayroon siyang 11 kampyonato sa PBA at 5 naman sa college basketball. Bobby Parks. Drafted ng Atlanta Hawks noong 1984 kung saan kabatch pa nga niya sina Michael Jordan at Hakeem Olajuwon. Nga lang ay nakat siya sa lineup ng team bago pa man mag-umpisa ang 1984 NBA season. 1987 nang una siyang napadpad sa PBA at alam nyo ba na sa team ng San Miguel Beer una itong naglaro kung saan napagkampyon pa niya ito at nahirang na best import. Nahiram pa siya at naglaro noon para sa team ng Añejo Ram na nagwagi naman sa PBA-IBA World Cup. Bago naman napunta sa koponan ng Shell ng kasunod na taon at 9 beses pa siyang nagpabalik-balik. Minsan itong nag-average ng 52 points per game at siya lang naman ang record holder ng may pinakamaraming Best Import Award na umabot ng 7. Kasama pa dyan ang 5 kampiyonato. Kabilang din siya sa mga PBA imports na naisama sa PBA Hall of Fame. At kagaya naman ni Norman Black, after nitong magretiro ay nalinya rin siya sa pagko-coach at pinamunuan ang koponan ng San Miguel Alab sa Asian Basketball League noong 2011. Bukod dyan ay naging sports director din siya ng National University. Pumanaw si Parks noong 2013, sanhi ng kanser at bilang pagpupugay ng liga sa kanyang mga kontribusyon, mula noon ay pinangalan sa kanya ang prestiyosong Best Import Award. Bagamat mahabang panahon na nga ang nakalipas ng huling nasilayan ang kanilang natatanging husay at professionalism sa hardcourt, nananatili naman sa alaala ng kanilang mga tagahanga at mga dating nakasama na minsan sa kasaysayan ng PBA ay may isang Norman Black at Bobby Parks na inirespeto at minahal na ng mga Pinoy basketball fans. Ito pong muli ang inyong PH Sports Bureau. Samahan nyo ulit akong balikan ang nakaraang panahon ng ating paboritong liga. Manatili pa rin naka-tune in at mag-subscribe sa ating channel para araw-araw may PBA trivia kang mula sa akin. Ingat kayo palagi at hanggang sa muli.